Magandang araw mga bata! Isang makulay at masayang araw ang muli nating pagsasamahan. Welcome sa ating kindergarten class! Ako nga pala ang inyong magiging guro, si Teacher Eileen. Excited na ba kayo sa inyong matututunan sa araw na ito? Ako rin, mga bata! Ngunit bago ang lahat, ay mayroon lamang na ilang paalala si Teacher Eileen sa inyo. Una, manood at makinig ng mabuti sa ituturo ng guro. Pangalawa, iwasan ang mga bagay na makakasagabal. Pangatlo, humingi ng gabay sa inyong mga magulang o nakatatandang kasama sa bahay, lalo na kung mayroon kayong hindi naiintindihan. Natandaan niyo ba mga bata ang ating mga paalala? Magaling! Ngayon mga bata, ay inaanyayahan ko kayong tumayo at tayo ay magkantahan. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Paa, tuhod, balik at ulo. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Pumadyak tayo at magpalakpakan. Wow! Ang huhusay nyo namang umawit at sumayaw mga bata! Isang makabuluhang araw na naman ang ating pagsasamahan ngayon. Matagumpay na nating natapos ang 500 mga linggo ng ating mga pinag-aralan. Excited na ba kayo para sa ating paksa ngayong araw? Ako rin! Sa linggong ito, tayo ay may paksa na symmetry. Mga bata, alam nyo ba na ang symmetry ay ang mga bagay o hugis na kapag hinati sa gitna ay magkakaroon ng dalawang magkaparehong bahagi? Tulad na lamang ng hugis puso na ito. Kapag ito ay hinati sa gitna, ito ay magkakaroon ng dalawang magkaparehong bahagi. Ngayon mga bata, ating alamin ang iba pang mga bagay o hugis na may magkaparehong bahagi kapag hinati sa gitna. Tingnan ang hugis bilog. Kapag ito ay hinati sa gitna, ito ay magkakaroon ng dalawang magkaparehong bahagi. At ito ang tinatawag na symmetry. Ito naman ang hugis bituin. Kapag ito ay hinati sa gitna,
ito ay magkakaroon ng dalawang magkaparehong bahagi. At ito ang tinatawag na symmetry. Ngayon, subukan naman natin ito sa mansanas. Kapag ito ay hinati sa gitna, ito ay magkakaroon ng dalawang magkapareho o pantay na bahagi. At ito ang tinatawag na symmetry. Subukan naman natin ito sa pizza. Ngayon, kapag ito ay hinati sa gitna, ito ay magkakaroon ng dalawa o magkaparehong pantay na bahagi. At ito ang tinatawag na symmetry. Ngayon mga bata, alam nyo ba na ang bahagi ng ating katawan ay maaari ding gamitin sa tinatawag nating symmetry? Ito ay maaaring maging symmetry kung ang katawan ay hahatiin sa gitna. Ito ay maaaring makabuo ng magkapareho o pantay na bahagi ng ating katawan. Ngayon, subukan natin ito sa ulo ng isang tao. Kapag ito ay hinati sa gitna, ito ay magkakaroon ng dalawa o magkaparehong pantay na bahagi. At ito ang tinatawag na symmetry. Mga bata, gawin naman natin ito sa katawan ng isang tao. Kung ito ay hahatiin sa gitna, ito ay magkakaroon ng dalawang magkapareho o pantay na bahagi. At ito ang tinatawag na symmetry. Mga bata, natandaan nyo ba ang ating tinalakay ngayong araw? Kung paano ginagamit ang symmetry sa mga hugis o bagay at gayon din sa ating katawan? At kung paano nagkakaroon ng dalawang magkaparehong bahagi o pantay na bahagi ang mga hugis o bagay at ang ating mga katawan? Kung ito ay inyong naunawaan, halina at ating sagutan ang ating pagsusulit. Mga bata, ang ating gawain ngayong araw ay ang paggabitin ang mga magkaparehong larawan gamit ang linya upang mabuo ang anyo nito. Tingnan at suriin ang mga larawan na nasa hanay A at hanapin ang kapareho nito sa hanay B. Magaling! Ngayon, atin namang sagutin ang kasunod na pagsusulit. Tingnan at suriin ang mga kalahati ng bahagi ng katawan na nasa hanay A at hanapin ang kalahati o kapareho nito sa hanay B. Wow! Ang huhusay niyo namang sumagot, mga bata! Dahil dyan, narito ang mga stars para sa inyo! Mga bata, ano nga ang ating napag-aralan ngayong araw? Tama! Ang symmetry! Ngayong alam niyo na ang symmetry? Marahil ay masasabi nyo na ang mga bagay o hugis na maaaring maging symmetry. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin, mga bata? Mahusay! Nawa ay nag-enjoy kayo sa ating klase ngayong araw. Hanggang sa muli, mga bata! Paalam! Thank you for watching! Kung may mga kwento pa kayong nais na pakinggan at mga lesson na gustong matutunan, mag-like and subscribe lamang sa aking YouTube channel
At huwag kalimutang i-click ang notification bell button para mas lagi kayong updated sa aking mga video lessons at kwentong pambata na i-upload. God bless everyone!